daw elemento sa ilog ng Minalungaw sa General Tino sa Nueva Ecija na kumukursunada di umano sa mga lalaking may itsura O's. Nagtataas ang limestone formations. Mayayabong na mga puno at kalmadong tubig. Ilan lamang ang mga ito sa mga dahilan kung bakit marami ang manghang-mangha sa ganda ng Minalungaw River sa General Tino sa Nueva Ecija. Pero ang ganda ng ilog, di umano, nababalot din ng misteryo. Dahil ang ilog, nangunguha raw ng mga lalaking pogi. Wala ho kasi akong sinisidyang patay na pangit. Magandang lalaki lahat. Taong 2010, nung bumisita sa Minalungaw River, ang anak ni Aling Vilma na si Raven. Bandang alas 6, may tumawag sa akin na nawawala daw siya. Nalulod na nga. Magdamag yun, doon kami nag-antay mga sa kinabukasan na lang. Nakita na nila. Marunong lumango yun. Sabi nila may humila ro sa paa. Mayroon daw kakaiba na kumukuha daw ng mga batang lalaki, lalo na pagka pogi raw. Baka nga nagustuhan siya ng sirena. Namimiss ko lang siya. Mahal-mahal ko dahil anak ko yan. Nabalitaan na ng magbabarkadang Louis, Carlo, Marlon at Noel ang tungkol sa ilog na di manoy nangunguha ng pogi. Napapagkukwentuhan nila na mga kinukuha daw yung mga pogi. Nandun ba kayo? Nag-aabang kayo? Ay, opo. Siyempre, nag-aabang kami. Ano mga gwapo, siyempre. Yung lolo ng isang kasama namin, narinig niya kami na gusto namin pumunta sa Minalungaw. Nung narinig niya yun, in-approach niya kami, huwag na daw kami pumunta doon. Marami daw mga kababalaghan na nangyayari doon. Kumukuha daw yon every year. Pero hindi ito naging dahilan para hindi nila ituloy ang kanilang outing. Pagdating daw sa lugar, kung ano-ano pa rin ang pumasok sa kanilang mga isipan. Nag-overthink talaga kami in such a way na baka yung mga maligno doon, sinusubaybayan talaga kami. And then one of us, pwedeng kunin nila. Takot na takot talaga ako. Pero sa kanilang lahat, si Marlon daw ang may tinatawag na third eye. Nung pagpasok po namin, parang may naririnig ako sa tinga ko na parang sit-sit or kaya naman may bumubulong. Parang boses lalaki siya. Bilog na matarling na hindi mo mapaipaliwanag. Parang nasa ilalim ko ng tubig, parang sa aquarium. Yung parang gumaganon po sa tinga ko na parang sinasabi, huwag kayong pupunta sa mga malalalim na part ng tubig. Maya-maya lang. Si Noel po, parang maganda yung view. Pinictures ko na siya. Nagulat sila sa kanilang nalitratuhan. Pag uwi namin, doon namin nakita na there's something creepy doon sa picture ko na solo. Titigan pong mabuti ang litratong ito. Parang kamay siya na nakahawak, parang inihatak, parang gustong saktan o kaya i-pull down sa tubig po. Yung kamay niya nakahawak sa binti ko. Sinasabi na isa daw siyang shokoy o isang serena. Parang yun yung kamay ng isang shokoy talaga na gusto talagang hilahin ako para malunod. Doon sa mga comments, maswerte daw ako dahil pogi lang at magaganda yung kinukuha doon. Nagbiro naman ako na buti na lang hindi ako pogi kaya hindi ako kinuha. Upon seeing the picture, dun talaga uminit yung pakiramdam ko. Naka-experience rin ako ng mga sleep paralysis. May parang dumadagan sa dibdib ko at parang sinasakal ko. Parang talagang merong sumusunod sa akin. Ang barkada ni Noel, mahilig daw talagang mamasyal sa iba't ibang mga probinsya ng Pilipinas. Pero tila lagi raw silang sinusundan ng di manoy mga elemento. Ang litro
litratong ito ang isa raw sa kanilang pruweba. That picture was taken at Subic, Zambales. Pauwi na kami nun. Upon uploading it sa social media, yung mga tao na mismo ang nakakita nun na meron daw kaming katabing bata. Di rin namin napansin na meron kaming nakuha na ng isang bata dun sa likod ng bus. Kaming apat na nakaupo dun, hindi na nga kami magkakasya. What more kung meron pang sisiksik na isang bata? Nung pumasyal naman sila sa Minalungaw River, ang ilog na ayon sa mga kwento-kwento, nangunguha raw ng pogi. Ito naman daw ang nakunan nilang litrato. Yung kamay niya nakahawak sa binti ko. Sinasabi na isa daw siyang Shokoy o isang Serena. Yung mga legends na to, hindi natin maalis kasi culture kasi yon ng tao. Pero malayo dun sa katotohanan na merong kumuhang Serena o merong kumuhang maligno. Lahat ng mga nagkakaroon ng aksidente, may pattern din kasi, mga outsiders. Since hindi nila alam yung pattern ng water, napupunta sila dun sa malalim na area. Kaya bigla na lang nawawala. May mga safety measures naman talagang ginagawa doon. Tapos may mga warning. Bawal uminom habang nandun. For the past 2 years, wala naman ng mga insidente. Totoo yung nalulunod, pero yung nangunguha, hindi po totoo. Kasi wala naman kaming nakikita. Talaga yung nalulunod ho talaga yung lasing. Samantala, ipinasuri namin ang litrato sa isang eksperto. Micho, nakakatas ng balahibo, gawa ng biglang mayroong kamay or paa ba dun sa kanyang paa mismo. Sinuri ko. Doon ko napagtanto na ito'y... Para malaman na rin ni Noel ang sagot sa pamagitan ng Zoom, pinagharap namin sila. Chinek ko siya, maaring kasi 'di ba may katabing bato. Opo. Pwede itong shadow or pwede ring inedit siya, tinakpan or pinatong. Gumamit po ako ng Chipig Snop na software. Doon napansin ko na yung camera hindi niya masabi date kung kailan shoot. Lahat ng kailangan kong material na magpapatunay na original tong picture na to ay wala. Then sa kahuli-hulihan, yung assessment nito ay process siya, then edited yung sinasabi nung application na ginamit natin. Since galing sa Facebook, paliliitin niya talaga para magkasya. Pag pinaliit mong file, sasabog talaga siya. Kung ano po yung na-capture na photo, yun lang talaga yung in-upload namin sa Facebook. Kung mabigyan niyo po ka talaga, sir, ng original at pag sinum ko rito at meron pa akong nakitang detalye, ay pwede ko namang baguhin yung aking statement sa ngayon. Nawala lang po talaga yung phone namin. Iba na yung phone na gamit namin ngayon. Kaya hindi po namin talaga ma-isa-send sa inyo yung raw photo. Dun sa nagsasabing edit siya, masasabi ko lang is I will not sacrifice my profession as a teacher just to draw attention to the netizen. Editing or altering picture is not my cup of tea. Hindi ko po talaga gagawin yung mga ganun. It will have a negative impact para po sa akin yun. Kaya nga, sinasabi ko po siya sa inyo na hindi po siya talaga edited. Wala talaga kami ginawa dun sa photo na yun. Hindi po namin kailangan magpasikat. Kaya na po yung balang humusga. Basta kami naninindigan na hindi yun edited. Para bang nakagawian na ang mga magagandang lugar may kwento rin ng kababalaghan. Totoo man o gawa-gawa lang, may isang bagay na hindi dapat ipagsawalang bahala lang. Ang ating kapaligiran at kalikasan dapat lang igalang. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.